What is up, mga kapatid kong mangyan? So, today is Friday, November 13, 2020. Bali, pupunta ako ngayon sa Las Piñas. Gusto ko lang i-share sa inyo na tinawagan tayo ng, or tinext pala tayo ng Placer 8 Agency para mag-training sa Shopee for this December. I think baka after nitong training ko, mag-start na ako. So, seasonal kami sa Shopee. Actually, October 14 pa ako nag-apply sa kanila. Tapos sabi nila, tatawagan na lang daw for training. And then, nung isang araw, nakakita ako ng post nila sa Facebook page. And nakalagay doon na hiring na sila for seasonal. So, pina-comment lang nila doon yung full name, then na-check nila sa record nila na meron tayong record doon, kaya tinext nila tayo for training. So, dapat kahapon, ang problema ay may bagyong Ulysses, sobrang lakas, kaya na-postpone. So, ngayon, i-update ko lang kayo, dito na tayo sa kabaan ng Commonwealth. Ayan, nag-video lang ako para sa gagawin nating content ngayong araw sa pag-a-apply sa Shopee. Bilang rider delivery. So yun lang, at i-update ko na lang kayo mamaya. So actually 8 o'clock pa yung schedule ko doon. Ano na ngayon? O yan, magsi 7 na. So Las Piñas pa yon. Sana umabot tayo ng 8 o'clock. So ayun lang mga kapatid kong mangyan, at i-update ko na lang kayo mamaya ulit. So kita-kita tayo mamaya. Andito tayo sa Commonwealth, sa may UP Techno Hub. Ayan, makikita nyo, Quezon City Circle, yan, dulo na yan. So, ayun lang. Mamaya ulit. Bye-bye! So ito na yung sa Las Piñas, sa warehouse, yung pagkakanta ka ng training. Then pagdating mo ron, ilakay dyan, tapos attendance. After nyo ng attendance, kung natapos na kayo mag-attendance dyan, saka kayo papasok dun sa loob, papasukin kayo dun sa may gate. Ayan, dun sa may gate na yan. So ito nga pala yung kaibigan natin, humabot. Sa kabutihan pala, dumabot. Walang tulog-tulog, bumayay ng grab food. Bumayay ng grab food sa Makati. Alas 5 umuwi, diretso rito. Kaya kasipag yan. Kaklase ko yan, mula Angkas. Angkas, lalamog, grab food. Lahat, pinasok na. A few moments later. So yun, after ng training natin, nakuha na natin yung ating endorsement para dun sa hub or sa area na pagdi-dispatcha natin. So ayun, kasama ko si Pop Brendo, kaklase ko, humabol, walang tulog, pero naka-attend ng training. Oh, kawi ka naman dyan! So ayun mga kapatid na mangyan, tapos na tayo sa buong araw ng training, at bukas mag-uumpisa na tayo. Nakapag-sign up na rin tayo ng kontrata, and then training na bukas, ay start na tayo bukas. So ayun lang, si Pops Brendo, hi ka naman dyan. So mag-shopping kami ngayon, classmate ko siya sa Angkas, sa Grab, tsaka sa Lalamove. So wala na ngayon sa Lalamove, bakas na. Lipat kami sa Shopee. Lipat kami sa Shopee, meron daw doon ano, magandang pagkakakitaan. Titingnan natin kung maganda nga. So ayun lang, tuwi na kami. Bye-bye! A few moments later. So ayun mga kapatid kong mangyan, nandito muna tayo. Huminto tayo sa may Central Island. Inaantok kasi ako. Bali, nag-stretching muna ako, tapos uminom akong tubig para mawala yung antok ko. So ayan, dito tayo sa Ayala. Ayan. Papunta na tong ano, Cubao Fairview. Tapos dito yung flyover na galing Ayala. Yan, papuntang Ayala yan. So ayun lang, update, pauwi na ako, and maraming salamat.
at sa pagsama sa akin sa video ito. At mamaya, update ko ulit kayo pag nasa bahay na ako. So, yun lang. Bye-bye! A few moments later. So, yun mga kapatid kong mangyan. Nandito na tayo sa bahay. Ngayon, Saturday na ng gabi. Kahapon kasi, Friday ng gabi pagka-uwi, hindi na ako nakapaggawa ng video kasi may inasikaso pa ako. So, Friday, hindi na tayo nagawa ng video. Ngayon, Saturday na. Tapos na yung first day ko sa Shopee as delivery rider. So, ano nga ba yung naging experience ko sa Shopee? Okay naman yung first day natin. Bali, kaninang umaga, nag-start ako doon ng 5 o'clock. 5 o'clock in the morning, nandun na ako sa hub nila, sa warehouse nila dyan sa Marikina. Then, naghintay kami ng may release yung mga parcel, yung mga i-deliver. Kasi, sineselection pa yun eh. May mga area-area. Meron taga-pili talaga pala doon. Tapos, pag napili na yung bawat area, yun, bibigay na sa mga rider. So, inuna yung mga malalayo na area, tapos sunod kami. Malapit lang yung na-deliveran ko sa May Cubawalang Project 4. Binigyan ako ng 15 pieces na parcel. Then, mga 11 o'clock, natapos ako ng mga 1 o'clock ng umaga. So, mabagal pa raw yun. Sabi ng mga na matagal lang nagdi-deliver, mabagal daw yun. So, okay lang kasi unang araw pa lang naman natin sa delivery as a Shopee rider. Yun lang at okay naman. Yun nga palang basic nila. Pag sa Metro Manila, minimum wage lang sila na 537, then may allowance ka na 200 pesos na allowance. So magiging rate mo sa isang araw ay 737 sa isang araw kasama yung allowance. So mabilis lang naman. Minsan nga yung iba, yung mga veterano na talaga pagkokonti lang yung deliver, mga alauna ng hapon, alas 2, tapos na sila, nakapag-remit na. So uwi na sila ng bahay. Nasa sayo yung oras, nasa sayo yung paraan para makauwi ka ng maaga. Kung lalo na't kung kukonti lang naman yung deliver mo. So, yun lang. Discarte lang daw. Yun lang yung first day ko dito sa Shopee. And update ko na lang kayo kung sakaling merong mga pwedeng i-share sa inyo na makakatulong sa inyo kung sakaling kung ikaw yung nanonood ka rito na nag-search ka about sa Shopee, tumitingin-tingin ka anong lagay. Okay naman sa Shopee. Hindi naman mahirap. Ang problema lang sa pag-a-apply, timingan lang talaga. Kasi, yun nga, nag-apply pa nga ako dito, October. Kasi, mahina nga yung angkas. Hindi naman tayo pwedeng mag-focus dun. And then, kaya nag-grab tayo. So, yung grab, humina na rin kasi sobrang dami ng rider. Kaya, gumawa tayo ng paraan para kahit pa paano, maging okay pa rin yung kinikita natin sa araw-araw. So, Shopee muna tayo. Okay naman yung ganong kita. Okay na yun sa isang araw. So, kung maaga pa tayong matapos, pwede pa naman tayong mag-grab at saka mag-angkas. Hinihintay-hintay ko lang din yung angkas kasi wala pa yung guidelines. Mag-start din kasi. Hindi talaga ako nakabiyahe sa angkas kasi mahina nga, sa totoo lang. Alam ng mga kapatid nating angkas yan na rider. Mahina talaga. Kaya sila, nag-dipatan yung iba sa lalamog muna sa grab, kagaya namin. So, maintindihan naman ang management ng angkas kasi siyempre, kailangan rin nating ma-survive yung pang-araw-araw natin. So, pagbalik ng angkas, baka bumalik din tayo. Naghihintay pa lang ako ng swab test. Hinihintay ko pa yung text ng swab test. Then, after ng swab test, pag nag-operate na ulit yung angkas, pwede naman tayong bumiyaya ulit. Hindi naman tayo full-time talaga full-time tayo sa Shopee, pero yung hindi naman tayo kakain ng sobrang habang oras dito sa Shopee. Siguro pinakamahaba na yung 8 hours. So, makakabiyahe pa tayo ng 3 hours, 4 hours sa ibang apps. So, yun lang. Discarte lang mga kapatid kong rider. And kung may tanong kayo about sa Shopee rider, pwede naman kayong mag-comment dyan sa baba. Then, babasahin natin. At kung kaya natin gumawa ng video about dun sa tanong nyo, gagawin natin ng video next na video natin. So, yun lang, kung may tanong kayo, paki-comment lang dyan sa baba. And then, paki-like na rin yung video natin na to. And,
paki-subscribe na rin. And yun lang, hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga future na video na gagawin natin. So yun lang at maraming salamat sa pagsama sa video ng ito. At mag-ingat tayong lahat. Ride safe.